Ano nga ba ang interior, exterior and terminal ballistics? Yan ang ating pag-uusapan ngayon, dito lang sa RCJ4TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So di na natin ito patatagalin pa, at umpisahan na natin. Okay, let's start! Before we start mga kaibigan, define muna natin kung ano nga ba ang ballistics. Ballistics is the science of the motion of projectiles. A branch of applied physics which deals with the motion of projectiles. So guys, pasimplehin lang natin. Ang ballistics daw ay isang uri ng applied physics na tumutugon sa paggalaw ng isang bagay. Kapag sinabi nating applied physics mga kaibigan, ito ay tumutugon sa mga practice at mga theory kung papaano mai-apply ang science of physics upang malutas ang isang problema. By the way nga pala, ang tinaguri ang father of modern physics ay si Galileo Galilei. Pero ano naman itong tinatawag na forensic ballistics? Forensic ballistics is that branch of firearms identification wherein the ballistics report of the examiner such as firearm, bullet, slugs, and shells are presented and identified by the prosecution during the proceeding and in turn disputed by the defense counsel before the court of justice. Kung sa personal identification mga kaibigan, ay may tinatawag tayong fingerprints. Sa ballistics naman, ay may tinatawag tayong firearm identification, which deals to forensic ballistics, or the science of firearm identification. Now let's talk about the three types of ballistics, which is the interior, exterior and the terminal ballistics. Let's talk first about the interior, or the internal ballistics. It is that branch of the study of science which has something to do with the properties of the projectile of bullet while inside the barrel of the gun, and this extend from the breech to the muzzle. Bigyan lang natin ng simpleng paliwanag mga kaibigan kung ano nga ba ang internal ballistics. Ang internal ballistics ay isang uri ng initial acceleration ng isang bala, or projectile sa loob ng baril. When we talk about interior or internal, ibig sabihin sa loob ng firearm nangyayari yung initial part ng pagtalbog ng projectiles. Now kung babalikan mo ang definition ng interior ballistics, ay sinasabing manggagaling sa breech part ng baril ang initial acceleration papunta sa muzzle part nito. Bigyan pa natin ng mas madaling halimbawa. Halimbawa, meron kang isang tirador. Kapag binalahan mo ang isang tirador, ay dapat batakin mo ang dalawang rubber band na nakakabit sa dalawang sanga na magsisilbi naman nating muzzle area. Ngayon, habang hinahatak mo ang bala na nakalagay sa rubber band ay dahan-dahan itong napupunta sa rear side na katapat ng muzzle area. Ngayon once na i-release mo ang hawak mong bala, or projectile ay mabilis itong dadalhin ng rubber band papunta sa muzzle area. At once na makalabas na ang projectile mula sa muzzle area, ay mabilis itong magta-travel sa hangin, at ito ang tinatawag na exterior ballistics. Kung mapapansin nyo mga kaibigan, ay halos magkadugtong talaga ang interior at exterior ballistics. Kasi from inside of the firearm ay nangyari yung initial acceleration ng projectile palabas sa muzzle area ng baril. Napakadaling tandaan nito mga kaibigan. Kapag interior or internal, it means sa loob ng firearms. And kapag external naman, it means sa outside, or sa labas ng baril. Pero ano nga ba, ang nangyayari sa bullet or projectile kapag nagta-travel na ito sa hangin? Ang mga bullets, ay nagkakaroon ng tinatawag na gyroscopic reactions na kung saan umiikot ang bala habang nagta-travel palabas sa baril, at nagkakaroon din ito ng yaw reactions, or the actual tumbling of the bullet while in flight. Ngunit paano ito nangyayari? Nangyayari yan dahil sa mga land and grooves na makikita sa barrel ng isang firearms. Ano nga ba, itong mga tinatawag na land and grooves? Para ma-visualize nyo din mga kaibigan, ay ipapakita ko sa inyo kung ano ang larawan ng land and grooves. Heto ang larawan ng land and grooves, kung mapapansin nyo, ay parang mga uka ito na nakalagay sa barrel ng isang firearms na may pa-circular pattern, at once na dumaan dito ang bullet, ay gagawa ito ng mga gasgas sa tabi ng mga tingga na magiging dahilan ng pag-ikot nito. Ang travel of bullet mga kaibigan, ay gumagawa din ng tinatawag na trajectory. Ang trajectory, ay ang tawag sa actual curve na ginagawa ng bullet while in flight. Once na makumpleto ang trajectory, ay mararating na ng projectile ang tinatawag na terminal.
Ito ang tawag sa magagawang impact ng bullet once na sumalpok na ito sa kanyang target. That the terminal ballistics is the science that deals with the effects of the impact of the projectile on the target. At yan nga po, ang mga bagay na dapat niyong malaman tungkol sa three types of ballistics. Hanggang dito na lang muna mga kaibigan, at maraming, maraming, salamat po sa lahat ng mga nakapanood. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay mayroon kang natutunan ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming maraming salamat sa'yo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito ay mag-follow, like at share ka lang sa @rcj for educational blog upang patuloy kitang ma-notify sa aking mga future uploads. Hanggang dito na lang kaibigan at mag-iingat ka palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.